Lumulutang sa headlines ngayon ang pangalan ni Mayor Alice Lialgo dahil sa questionable niyang testimonya ukol sa pagkasangkot niya sa mga nasa Watangkuta di umano ng crypto at love scams at posible pang human trafficking rings na nakatago sa isang Philippine offshore gaming operators o Pogo compound na nasa likod mismo ng isang gusali sa munisipyo ng Bambantarlac. Himayin natin ang mga detalye ng mga hindi magkakatugmang testimonyang inihain ni Alice Go upang malaman natin kung makatwiran ba ang mga akusasyon laban sa kanya o kung may mas malaking issue pa sa ilalim nito na dapat hukayin. Sa halos 4 na oras na itinagal ng Senate hearing ay marami pa rin hindi sigurado sa kung sino ba talaga si Alice Go dahil sa husay niyang lumihis sa tanong o mag-misdirect ng pagdinig. Sa simpleng internet search ay mahirap nang makita agad ang impormasyon tungkol sa punong alkalde ng Bamban. Halos wala rin itong record ng dating pagkaluklok sa serbisyo publiko, mapalibel man ang sangguniang kabataan o pagkakonsehal. Tila lumabas lang ang kanyang pangalan noong siya ipakilala ni dating Bamban Mayor John Feliciano bilang malapit niyang kaibigan sa inaugurasyon ng isang government-owned poultry dressing plant sa Bamban. Isang taon bago ang eleksyon ay inendorso rin ni Feliciano si Go bilang kanyang successor. Kahit ang kanyang social media records ay makikitang ginawa lamang noong taong siya'y nahalal bilang alkalde ng Bamban. Ang kanyang YouTube account ay sinimula noong January 28, 2022 na sinundan naman ang kanyang Instagram page noong April 20 ng kaparehong taon. Nairehistro ang kanyang kapanganakan noong 2003 lamang nung siya ay 17 taong gulang na. Ibig sabihin ay pinanganak siya noong 1986 na kung susumahin siya ay 38 taong gulang na ngayon. Ng inyong mga magulang? Yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? Hindi ko po nakasama po yung nanay ko pong lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa Pogo or sa iba pa? Hog racing po. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Base sa kanyang mga tugon sa komite ukol sa kanyang mga magulang, banggit ni Alice Go na anak siya na isang retiradong magbababoy na pinangalanan ng una bilang si Angelito Guo na ang tunay na pangalan ay Jian Zhong Guo. Samantala, hindi naman daw siya naging malapit sa kanyang ina. Ngunit makikita natin sa isang post sa page ng Municipality of Banban na binati pa nitong ina na nagdiwang ng kanyang kaarawan kamakailan lang. Nakapagtataka rin ang nasabing post dahil inalis ito sa website matapos ang committee hearing noong May 8. Isa pang nakapagtatakang salaysay niyang siya ay nag-iisang anak, gayong ayon sa kanyang birth certificate ay may 2 siyang kapatid. Nang tanungin naman siya ng komite tungkol dito ay inamin naman niyang may mga half-sibling siya, mga inconsistencies na nagpapahina sa testimonya ng isang politiko, lalong-lalo na at siya'y nasa sangkot sa isa sa mga pinakamalalaking isyu ngayon. Isa ring mainit na usapin ang kanyang edukasyon kung saan ni high school diploma ay hindi ito nakapaglitaw. Anya siya raw kasi ay homeschooled. Ngunit nung tanungin pa ukol sa kanyang edukasyon ay hindi man lamang niya maalala kung saang institusyon galing ang kanyang programa. Ayon sa kanyang testimonya ay nanatili sa industriya ng babuyan ng kanyang pamilya. Taliwas naman ito sa ipinakitang dokumento ng Senate Inquiry Panel na nagpapatunay na nagparehistro sila ng isang burdahan o embroidery business sa Valenzuela ng taong 2010. Ayon kay Go ay hindi raw niya alam ang mga detalye tungkol sa naturang kumpanya dahil 1 taon lang daw siyang nanirahan sa Valenzuela at bata pa siya noon. Ngunit kung 17 taong gulang na siya noong 2003, ang ibig sabihin niya nasa edad 24 o 25 na siya ng mga panahong yon. Ayon din sa batas ay hindi pa maaaring maging incorporator ang isang menor de edad sa kahit ano pa mang kumpanya. Ngunit nakapangalan si Alice bilang isa sa mga incorporators ng kumpanyang nabanggit kasama ang mga pangalang Siemen Lialgo, Sheila Lialgo at ang kanyang ama na si Jian Zhuang Go. Nang tanungin naman siya patungkol sa pagkatao ni na Siemen Lialgo at Sheila Lialgo, hindi raw niya sila kilala kahit pare-pareho ang nakasaad na tirahan sa Articles of Incorporation nito at magkakaapelido. Diba? Kung hindi ho kayo yung applicant, dapat tumayo ho isa dyan na sabi hindi ho siya yung applicant.
Diba? Anyways, yan po yung formal records. Okay. We'll move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, may-ari ho kayo ng Baofu? Your Honor, ang sa akin lang po is the property lang po. But in the Articles of Incorporation, part ho kayo ng incorporators. Your Honor, opo. Opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment, ha? Opo, this is opo. So, gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baofu? Your Honor, yung property po, 50% po na sa akin po. Anong ownership niyo sa Baofu? Yun ang simple question. Ownership po. Oo. Ako po yung president po. President kayo ng Baofu? Pero okay, yung ownership niyo sa Baofu, ilan ang pagmay-ari niyo sa Baofu? Your Honor, nag-umpisa po, explain ko lang po. Sa usapin naman ng Baofu Corporation, ang tanungin si Alice Go kung pagmamay-ari ba nito o pagmamay-ari ba ito ng isang Pilipino, ay sinabi niyang Filipino-owned ito bago niya ibinenta ang kanyang share, bagamat 60% ng kumpanya ay kanyang pagmamay-ari, habang ang 40% naman ay pinaghahatian ng kanyang Chinese investors bilang joint venture na taliwas naman sa lessor-lessee relationship na una niyang iginiit. Isa rin po siya incorporator din po ng Baofu po. Siya po ay Chino o Filipino? Chino po. So ano po yung percentage ng Filipino at percentage ng Chino dun sa Baofu? Kasi sabi nyo ang Baofu ay Pilipinong kumpanya. Apo, 60% po Filipino owned po. Sino-sino yung nagre-represent nung 60% na Filipino na iyo? Ako po. Kayo lamang mag-isa 60% apo ownership? And then 40% sina Xi Xing Yang at iba pa. Ngayon, sabi niyo po sa isang media interview na simula nung raid sa Hongxiang, nung February pa, yung unang raid, February 2023, nakaraang taon, opo, hindi niyo na sila pinayagan mag-operate. Pero hindi na nga ba sila nag-operate or nag-operate pa rin sila? Your Honor, after 2023 po na raid dun sa Hongxiang po, gumawa po ako ng investigation po. Inalam ko po ano po nangyari hanggang sinubaybayan ko po hanggang nasa korte na po yung kaso. Ang hindi ko po inalaw po ng operation po is after itong raid po nung nakaraan po na buwan po. Pero mula nung Feb 2023 hanggang itong huling raid 2024, during which time gumawa kayo ng investigasyon and then umabot sa korte, nag-operate pa rin? After po, nagkaroon po sila ng provision license po. Saan galing yung provisional license? Provision license po, Your Honor, from PagCorp po. Sa kalaunan ng muling tanungin ukol sa ownership nito ay tila nag-iba na naman ang sagot niya kung saan sinabi niyang siya ang nagmamay-ari ng 50% ng Baofu Corporation. Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Kung maaari ko rin mag-follow-up question dun sa document na iyon, pwedeng ipakita ulit yung dokumento ng embroidery company. Makikita naman natin dito na kasama si Go o kasama ni Go si Huang Zhiyang na kasalukuyang hinahanap ng Chinese Embassy at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil siya may warrant of arrest ngayon sa China. Na si Huang initial na L dito ng Zunyuan Technologies at Hongxiang Industries na naging sentro ng maraming paglabag sa karapatang pantao. Kung wala siyang relasyon sa Hongxiang industry, bakit tila ang pangalan niya ay nadawit sa mga application papers at utilities ng nasabing korporasyon? Can you go back? Yan. Kayo po ang applicant in behalf of Hongxiang, tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hongxiang po. In behalf of, supposedly po in behalf of Baofu po. Kasi incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, but pero doon sa resolution, klaro po, it's Hongxiang eh. Hindi po Baofu. So, pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hongxiang po. Paano po nangyari na ang applicant is Hongxiang, represented by you? I would assume kayo po yung
Kayo po ba ang pumunta sa Sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo yung nag-apply? Ako po yung tumulong po na ipakilala po sila sa previous administration po. Yeah, pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Ong Sheng. Opo, Your Honor. Pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Pero anong relationship niyo between you and Ong Sheng? Anong formal relationship po ninyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala kayong formal relationship? Wala po. But yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng lono ang Ong Sheng, no? Your Honor, ako lang po yung tumulong, ako lang po yung nagtulay na ipakilala po sila sa previous administration po. Uh-oh. That's your statement, but the records say otherwise. Opo, pero hindi po ito talaga po. Ito po yung formal document duly approved by the Sanggunian Pangbayan. Opo, Your Honor, pero hindi po. Nako, ayon din sa panayam kay Alice Go, alam raw niyang may nagaganap na illegal na aktibidad ang Ong Sheng Industries matapos itong ma-raid noong 2023, ngunit pinagkalooban pa rin niya ito ng mayor's permit dahil binigyan daw sila ng provisional license ng PAGCOR. Kinwestiyon din ang kanyang posisyon sa Ong Sheng at Baofu Corporation na ngayon nasa sangkot sa patong-patong na krimen at paglabag sa batas na ayon sa kanya, siya lamang daw ang nagpapaupa sa lugar sa korporasyong ito. Ngunit, pangalan naman niya ang paulit-ulit na lumalabas sa mga general information sheet nito. Kinwestiyon din ang pagmamay-ari niya ng isang chopper na ibinenta na raw niya di umano sa isang British company na bigo naman siya pangalanan sa harap ng komite. Ang chopper na kanyang pagmamay-ari ay may plakang RPC-1902 na isang Eurocopter 130T2 na nagkakahalaga ng $2.4 million o higit kumulang 138 million pesos na masyado naman yatang mahal, ano po, para mabili ng isang simpleng magbababoy. Ngunit ang pinaka-nakababahalang bahagi nito sa usaping chopper pa rin, pakinggan natin ang pahayag ng PAOK nang tanungin sila kung bakit hindi pa nila nahuhuli ang wanted na kasosyo ni Mayor Alice Go na si Huang Jiang. Bureau of Immigration sa PAOK, ang People's Republic of China para kay Mr. Huang Jiang. Initially po, sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matuntun sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. Kumakalat din ngayon sa internet kung saan pinupuri at kinocongratulate na isang dyaryo sa China si Alice Go sa kanyang pagkapanalo bilang alkalde ng Bamban. Ang mas nakapagtataka nga lang rito ay kung ating isasalin sa wikang Filipino ay nakasaad rito na isang Chinese-American itong si Alice Go. Ayon sa sistema ng ating korte, ang isang tao ay innocent until proven guilty, pero dapat din ay maging mapagmatsyag tayo sa kung sino-sino ang ating pinagbibigyang makapasok at makipagsapalaran sa sarili nating bakuran, lalo na kung walang respeto sa ating pamahalaan o karapatang pantao ang kinasasangkutang kaso.